agad na tinawagan at kinausap ni President Marcos si Secretary Erwin Tulfo matapos pumutok ang balita na lumusob nga si Lenny Robredo na wala man lang appointment at schedule sa opisina ni Secretary Erwin Tulfo ng DSWD ay siyang ang ikinagulat nito. Ngunit bago niya pala ito kinausap ay tinawagan niya muna si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni President Bongbong Marcos ay harapin na lang daw at kausapin. Kaya mali ang paratang ng mga netizens na isang dilawan itong si Sir Erwin Tulfo. Sadyang napasubo lamang siya noong mga araw na iyon na harapin si Lenny Robredo. Ayon pa sa komento ng mga netizens, sabi ni Jane, up to now, hindi niya magawang mag-concede and recognize the presidential win ni BBM. Tapos lalapit-lapit siya sa DSWD para makisakay ang angat buhay niya under the guise of cooperation kuno. Ang kapal mo naman, Lenny. Sabi ni Mark, bawat galaw kasi ni Lugaw, kahina-hinala eh, hindi mo talaga mararamdaman sa kanya yung sincerity na makapaglingkod sa bayan. Bawat galaw niya, pakiramdam mo, may hidden agenda, kaya mahirap siya pagkatiwalaan. Kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, ano ang masasabi nyo sa ginawa ni Lenny Robredo? Narito ang full video, panoorin natin. Mga bakla, anong nangyari? Pat umeme si Erwin kay Pikachu, ganyan. Tapos ano? Tapos sabi niya, sabi ng mga sources ko sa DSWD, sa Malacañang, at saka doon sa mga ibang mga nagtrabaho pa sa HQ, sa BBM HQ. Alam mo daw ba yung actual na nangyari? O edi ang Erwin, ganito pala, hindi naman, guys, medyo extreme naman na sabihin yung dilaw si Erwin dahil tinitirada naman niya yung mga dilaw nung may radio show pa siya nung panahon ni Pangulong Duterte. Malabo yun. Hindi dilaw yan. But, eto yung nangyari. E di ang lolo Erwin mo. ganito. Nagko-corroborate eh. Apat yung nagkwento sa akin eh. Nagko-corroborate yung isa yung kwento nila. So sabi ko, eh, hindi na to triangulation. Ano na to? Quadrangulation. Quadrangulation na to. Apat na eh. Sabi niya, kasi gaw ganito, ang lolo Erwin mo, eh de syempre, papasok sa DSWD, sekretary siya doon. O de ang lolo mo, pasok, pak, pak, pak. Pasok sa DSWD. Tapos, nasa opisina niya, de paperwork, halo-halo na mga pinagagagawa, kasari-sari trabaho. Tapos, ang nakakaloka, may isa daw undersecretary or isang assistant doon, isang mas mababang rango doon, sinabi kay Erwin parang ganito, parang ring ring, hello sir, ganyan, hello, ano po, nandito po si Madam Lenny Chu, ganyan. Tapos, sabi niya, ano po, eto po si Madam Lenny Chu, gusto po makipagkita sa inyo, ganun daw. Tapos, ang Erwin naman, ang reaction daw, ganun. Ulitin ko lang ha, sabi, nandito na po si Madam Lenny Chu, gusto daw po makipagkita sa inyo. Wala pong schedule. Walang appointment si Lenny. Wala daw. Nasabi ni Erwin. Itsura ni Erwin parang, hello, ano gagawin? Hello? Ano gagawin ko? Ganun yung itsura niya. Parang, hello, pa nandito yan? Parang, hello, ano gagawin ko dyan? Ganyan. Tapos sabi ko sa sarili ko, hala, mahirap nga yan. Alam pa, uwiin mo, napakang weird naman nun. So, ang ginawa daw, di umano, ang ginawa daw ni Secretary Erwin, tumawag daw sa taas, alam niyo na. Tapos sabi, eto yung chismis ha, sabi, boss, nandito daw si Lenny. Gusto rin makipagkita sa akin, wala namang appointment. Ganun yung sabi. Tapos sabi naman ng boss, sabi natin si BBM daw, okay na. Sabi ni BBM, eh, meet mo lang. Makikipag-meet lang naman eh. Parang ganon. May iba pang sinabi pero hindi ko na sabihin. Not for public consumption. Pero basically, sinabi ni BBM. Eh, yan na. Paano gagawin mo? Makapagkita ka na. Yan eh. So sabi sa si Erwin, sabi,
Hello, ito na to. Hello, ganun yung reaction ni Erwin. Hello, paano to? O de ano? And then syempre, sabi niya rin sa under, sabi niya rin sa ano, sabi niya sa subordinate niya, oh, sige, game, papasukin niyo na. Tapos nung pumasok na, o de ayun na ang Lenny, kasama yung mga angat buhay. Tapos with matching photo ops and whatever. Tapos ang tiyo mo itsura ni Erwin dito. Tiyo itsura sa Erwin dito. Zoom in natin. O tingin nyo naman ang itsura. Tiyo itsura ni sa Erwin. Ito ba itsura ng mukhang enjoy na kamit si Lenny? Nakita nyo itsura? Ito nyo mukhang mati, mukhang na konstipasyon. Yung parang, alam niyo itsura ni Sek Erwin, yung pagkakangit ni Sek Erwin dito, parang yung class picture ng grade 4. Alam niyo yung ano, yung ngiti niya parang, di ba syempre pag ano, di ba tuturuan ka ng ngumiti, pag halimbawa binibining Pilipinas, sabi daw pag ngingiti ka sa binibining Pilipinas, dapat nakabuka ng very light yung ngipin, sisipsipin mo yung iyong pisngi, tapos konting ngiti lang ganun. Ganyan lang, ganyan, ganyan. 1, 2, 3. Ganyan. Ganyan yung ano, natural lang ngiti. Ganyan, ganyan. Pero syempre, pag si Basti ang ngingitian ko, ibang usapan yan. Hindi po pwede yung ganyan lang. Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan ganun. Ganun dapat pag si Basti. Anyway, so ganun yung normal lang ngiti. Diba? Yung lang. Ganyan, ganyan. Ito yung ngiti ni Erwin, si Erwin. Kulang na lang ilabas yung apat na baba. Yung parang, kumiti ka na. So ako naman, di ba itsura ni, yung pagkakangiti dito ni si Erwin, parang gusto mo abutan ng diet tabs. Amukawa naman ako kasi Kerwin. So, assisting nga guys, hindi dilaw yan, hindi yan makaleni. Napasubo lang daw talaga. So, sabi ko, matayang magtayang magalit kay Erwin, eh, ano gagawin niya nun? Naintindihan niyo? So, ako parang, paano gagawin natin? Eh, kawawa naman ang lolo mo. Wala naman choice doon pa na una yun. Abi, di syempre. Kung bigla niya pinauwi sila, napakabastos naman nun, di ba? So, ayan, di mo itsura. Mukhang matitibi. Di ba? awa nga ako. Wala daw ano. Ano siya? Na-entrapment operation. Na ano siya? Na soko. Scene of the crime operatives. Ganyan na soko. Ganyan. Sabi ko, ako naman kanina, parang sabi ko kanina sa live ko kanina, sabi ko, ano ba naman to si Erwin? Dami-dami ng problema. Gumawa pa ng bago. Sabi ko, I mean, hindi naman ako anti-Erwin. Like, chill naman kami niyan. Ginagest ako sa TV, radio show niya dati. Sabi ko, pero kanina sabi ko talaga, Diyos ko, hindi ko nakikitaan ng political wisdom ang ginawa ni Erwin. Yun naman pala, hindi naman pala ang Erwin ang gumawa. Napasubo lang daw talaga. Diyos ko. So sabi ko kanina, tunawagan ko muna yung mga taga DSWD. Sabi ko, bakla, ba't ka ako nag-meeting si Erwin at saka si Lenny Chu? Ganyan. Misan tawag namin Lenny Chu, misan Lenny Duken. So sabi ko, patakita sila ni Lenny Chu? Ano ba naman yan? Sakit-sakit sa ulo na nga ni Erwin? Gumawa pa ng bagong kemerot? Tapos sabi niya, naku bakla, hindi naman nagpa-appointment daw yan. Hindi daw nagpa-appointment. So ngayon, tapos sabihin ng mga dilaw, hindi, nagpa-appointment yan, eme, ganyan. Well, siguro, nagpa-appointment siya doon sa undersecretary. So, ang appointment niya doon sa undersecretary. Pero apparently, ang undersecretary, sige, dali na kita rin sa opisina ni Erwin. O parang ganon. Pag nalating pangalanan yung undersecretary, dahil ang balita ko, chinecheck muna kung ano pinagagawang, kung may ginawang kabulasto ganyan. Kasi po, in fairness naman kay Lenny, most likely,
meron siyang appointment doon sa undersecretary. Pero wala daw siyang appointment sa mismong OSEC, Office of the Secretary. So sabi ko, bakla, ano ba naman to? Dami-dami na problema ni Erwin, dinagdagan pa niya ng isa. Tapos so sabi niya, bakla, hindi. hindi, walang appointment, wala. Ganyan-ganyan. Tapos so sabi, okay na yan. Walang appointment, wala. As in, lumitaw, nag-ano na lang daw siya doon. Nag-apparition na ano, yung parang Our Lady of ano, yung Our Lady of Naga, naging Our Lady of Batasan Hills. Tapos may apparition na gano'n, ako ang ina nyo. Ina ninyong lahat. Ganyan. Tapos ano, okay na yung source 1. Ano, yung source 2, sabi sa akin, hay nako, may isang dilawan daw na undersecretary na ano, sumakabilang parlor. Sabi ko, ano sa makabilang parlor? Eh di syempre, makalenin nung una, tapos hindi na makalenin, nag-BBM nung eleksyon na. Siguro, alam yata, hindi mananalo si Lenny, so nag-BBM na lang. Political survival. Ganyan, okay. O tapos, ano na? O ayun daw, binuyang-yang daw si Lenny kay Erwin. Wala, hindi naman daw alam ni Erwin. Ha? Huh? Okay. So, in fairness naman kay Undersecretary, ang nakita ko lang, chill siya kay Lenny, pero hindi ko alam kung dilaw siya o hindi. Hindi ko kumpirmado yun. But regardless, nagpasubo. Napasubo si Erwin dahil sa undersecretary na yon. Tapos, yung third source, sabi ko, Bax, ano daw, si Erwin daw na entrapment operation sa DSW. Na entrapment operation daw ni Lenny Chu, kulang na lang Mark Money, ganyan. At sabi ko, ore, ganon. Sabi niya, ay nako, hindi, ganyan. Tumawag nga daw yan kay ano. Sabihin na lang natin na isa pang cabinet official yung nagkwento. Sabi sa akin isang cabinet official, bakla, hindi. Tumawag nga daw yan kay BBM. Tapos sabi, Mr. President, andito si Lenny sa labas ng pinto. Ano gagawin ko rito? Eh sabi ko naman, napakahirap naman yata guys nung ano, maghaharap na lang siya ng bintana doon, lumundag na lang si Erwin para di makita si Lenny. Para ang pangit naman noon. Ayun, na soko. Ganyan. So anyways, ayun nga, yung third ko na source, sabi niya. So sabi naman ng BBM, ayun na, de-meet mo na lang. Ano pa gagawin mo? So ayun na, nag-meet na nga. Tapos yung fourth, ginamit ko lang yun para pang corroborate nung third. Yung fourth, ultra reliable source. Hindi siya A1, A-star. Hindi, sobrang reliable niya, A-galaxy source. Ang sabi sa akin, hindi ko papangalanan ha. Okay, wait. Kasi napanood niya yung live ko kanina, tapos kinumentohan ako. Ano, si Lenny, wala nga daw appointment kay Tulfo. Pabasahin ko lang yung chat namin. Si Lenny, wala daw appointment kay Tulfo. Bigla na daw lumitaw sa office unannounced. So, si Erwin daw, tinawagan si BBM. Ang tanong, ang sabi, ang mismong term niya, what the do I do? Tinawagan na si BBM. What do I do? Tapos, so, in Marites terms, Tagalogin natin, guys. Ano? Yung ina mo andito, ganyan. Kulang na lang. BBM, yung ina mo andito. Yung ina nating lahat. Ganyan. So yung ina nyo dumating na lang doon. Tapos so ano, sabi daw ni BBM, bahala na, just entertainer. Ganun daw ang sabi. Siguro, hindi ko alam ko paano yung mismong wording ni BBM, pero siguro kung ako yung si BBM, sabihin ko doon, ano, bahala na, i-entertain mo lang ina mo. Ina mo rin naman niya. yung ina mo ba nasa pinto,
papasukin mo na ina mo. Kawawa na may pinaghihintay may tao, yung ina mo. Hindi ganun yung business namin ni BBM. Kinakargahan ko lang ako, tinakatawa. Tapos sabi ko, sabi ko dun sa source na sa palasyo. Sabi dun sa source ko, sabi ko dun sa source sa palasyo, eh bakit naman kasi hindi na lang undersecretary pinagawa niya yan? Hindi na tulpo. Tapos sabi ni source, well, sabi daw ni BBM, entertain mo daw. Na-entrap me. Pero in fairness kay BBM, ha? Kung ibang tao yan, kung ibang presidente yan, maghihigante yan. Dahil alam nyo naman ng kasaysayan ng BBM at Lenny. Pero tingin mo naman ng BBM, di talaga nagtatrim na sama ng loob. Para, oh, entertain mo lang. Ganyan. So ganito, yung mga nagtatanong dyan. Ito ah. So yung kinuwento ko kanina, from the third hand point of view, from the third hand point of view of Erwin Tulfo. Third hand. So, hearsay, twice removed. Ganyan. Ay, mire. Hearsay, twice removed. Oo. Tapos, anyways, sabi ko, eh, tingnan naman natin yung point of view ni Lenny. So, parang, hindi mo alam kung meron kang appointment sa Secretary ng Social Welfare. Let's assume natin yun. Pangalawa na i-assume natin, kung wala kang appointment, sige, pangalawang assumption, tinitira ka noong sekretary na to, nung hindi pa siya sekretary. Lagi niyang narinig ko na gamitin ni Erwin Tulfo, correct me if I'm wrong, yung dilawan, mga dilaw, ganyan. So, hindi ka type ng social welfare secretary. Pero, number three, ang gagawin mo pa din, bigla na lang lilito sa opisina niya nang walang niha-niho. So sabi ko, it must take a lot para kay Lenny na sikmurain yung pride niya at makipagkamayan kay Erwin Tulfo. So ang tanong, eh kasi nakita nyo naman guys, eh wala namang humility yung si Lenny, false humility lang. Eh noong election niya, lahat ng critics niya, troll. Diba? Minsan di yan nagkamali. Kahit nung sinabi niya yung International Court of Tribunal in reference sa Philippine Permanent Court of Arbitration. Patay mali siya lang lahat, kuwari hindi siya nagkakamali, infallibility ganyan, omniscience ganyan, omnipotence ganyan. So sabi ko, so matindi pa ngang ilangan ni Lenny for relevance. Ganun ba? So saka ako, kung ganun lang, it kind of reinforces mga bakla yung idea na kailangan nga ni Lenny na magpabango. Bakit? Eh kasi paano nga yung future ng kanyang angat buhay program? Kailangan niya ng donations. Eh paano siya nagagets niya? Ang weird. So, alam niyo, omniscient, omnipotent, omnipresent ganyan. So sabi ko, eh, baka nga kailangan ng funding nito. Disclaimer, hindi siya hihingi ng funding kay Erwin Tulfo. Ang pwede, kung ako si Lenny, ang gagawin ko dyan, gagamitin ko yung picture na yon para pang justify sa international community, lalo na sa mga NGOs na nagpo-provide ng funding, na, uy, may project kami yun. Cooperation, tinatry namin makipag-cooperate pa sa DSWD, ganyan. So, bigyan nyo kami pera. O sa akin naman, di ko sabi mali yun. Hindi ko sinasabi na medyo toe curling lang. Alam mo yung toe curling? Yung parang, alam mo yung pag may nangyaring weird na parang kakaasiway, parang kaganon ka? Ay, ito hindi. Pag sinasabi kong toe curlingly, yung parang kaganon ka? Yung kaganyan ka. Pero hindi lang ganon. Pati yung mga daliri mo sa paa, gumaganon. Yung ganong ka cringy. Guess niyo, yung normal na cringe, ganun lang. Ganyan lang guys. Hindi. Pero yung toe curling na cringe, yun yung next level. Yung next level yung parang, tapos yung daliri mo sa paa, diba daliri mo sa paa, gaganon. So parang ganon.
So sabi ko, ang sad naman nito. Ngayon may nag-text sa akin. Sabi daw, ano daw, may chismis-chismis daw, nabalak daw ni Vice, ni Lenny Chu na tumakbong senador. Tapos ako naman, alam mo, sabi ko, may chismis daw na gusto niya tumakbong senador. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero I'm sorry guys ha, pag tumakbong senador si Vice President Lenny Robredo, iboboto ko yan. Promise guys, 12 naman yung slot eh. Ilalagay ko na sa isa. Iboboto ko yan. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Iboboto ko yan para mapanood ko siya na ini-interpellate. Alam nyo, ini-interpellate. No? Yung halimbawa, meron kang sinabit na bill. Tapos, nagde-deliberation na sa plenary, dun sa meeting-meeting ng mga senador. Tapos, iko-cross-examine ka nung mga kapwa mo senador. Tatanungin ka about your bill. No, yung parang ano, yung parang nangyari kay Senator Manny Pacquiao nung ininterpret siya yata, I think it was Franklin Drilon. Tapos sinabihan niya si Franklin Drilon na ano, patanghaba-haba, para something to the effect na patanghaba-haba naman yung tanong, hindi ko natandaan lahat. Ganun yung reply ni Pacquiao. O yung parang tuwing may tanong, pupunta rin sa bleachers kasi yung mga assistant niya nanonood sa bleachers, binibigyan siya ng kodigo. Ay, kay Lenny. Kay Lenny, ano, gusto ko mapanood na sumagot siya sa mga tanong sa plenary. Just for kicks, I will vote for her. Diba? Tapos sabihin niya, halimbawa, i-decriminalize na halimbawa ang isang specific na controlled na substance. So sabihin, bakit kailangan i-decriminalize yan? Alam niyo po, naniniwala po ako na tayo po ay nababalot ng kadiliman. Pero sa kabila po ng kadiliman na bumabalot sa atin, na madilim, no? Naniniwala po ako na kailangan i-decriminalize ang krimen ng drogang ito. Dahil po pag ang drogang ito, hindi pa na-decriminalize yung krimen, criminal po yun. So pag decriminalize natin, hindi na siya krimen. Na? Tapos pag hindi na siya krimen, ibig sabihin, hindi na siya magiging criminal case. And I think yung mga ganun levels ng mga sagot, yun ang mga namimiss ko. Promise guys, medyo nagwi-withdrawal syndrome ako ngayon. Kasi sabi ko, namimiss ko na yung mga linyahan ni Lenny na ano, yung kailangan siguro yung mga sistema natin na pangsigurado ay siguruhin. Ay mali, dapat siguro ang mga sistema nating pangsiguro ay siguraduhin. Dahil iyon ang dapat nating pagtibayin upang ito ay tumibay. Yung mga ganong mga linya, namimiss ko talaga guys.